Chairman, ari na po, Chairman. Okay na. Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Ito po ang buong kaganapan namin buong araw na paghahanap ng magandang spot at magkaroon ng masasarap na huli para sa aming ultimate na kainan sa hapunan. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Tapos yung... Sabi ko nga naman sa inyo, hindi man tayo mayaman sa pera, pero mayaman naman tayo sa kaibigan, di ba? Yan o. And once again mga ka-adventure, big shoutout sa tropa ng mga taga San Vicente na mainit na tumanggap sa atin sa pagstay dito sa island at ma-explore ang panibagong area at isa sa mga amazing destinations na pinupuntahan talaga ng mga tao, unit mention, Palawan. Isa sa napaka-relaxing na moment nung gigising ka sa umaga at pagmulat mo ay dagat na kagad at napakagandang tanawin ang magpapagana ng umaga, hindi lang po yung pag-ehersisyo. Ito ang ating basic na ginagawa, paano tayo maghanda sa isang buong araw na pakikibaka para maghanap ng masarap na pagkain at gumawa ng panibagong adventure. At kagaya ng ating laging paalala sa ating mga kapwa locals Piro na kapag meron kayong schedule sa pamana sa araw ng kinabukasan ay matulog ng maaga at kumain ng wasto. At dahil merong buko dito sa island ay tinignan natin yung privilege na hindi mo na uminom ng kape early in the morning, pero let's do healthy muna. Kaya buko-buko muna kapag may time. At dahil nga meron tayong schedule ng dive mga ka-adventure ay hindi tayo kumakain ng almusal or kapag may i-intake man ay kape or eto nga buko. At habang nagmumuni-muni at nagbubulay-bulay, nag-uusap-usap ang grupo about sa mga places na may explore ay dahan-dahan na rin kaming nagkarga ng mga gamit at once na okay na ang lahat ay ready na kami to explore at bisitahin yung mga spots na pinuntahan dito. Ayan mga adventures, sumabog palang umaga po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami. Mag-explore kami dito sa parteng San Vicente kasama ang buong tropa. Kaya tara, samahan niyo po kami. And again, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at sumasama sa ating mga adventure. Kaya tara, take it to the glory. Let's go! Let's go! Kahit first time ko mamana dito sa San Vicente mga adventure, sobrang excited ako. At si Sisid ay hindi na first time dahil ito ang kanyang playground during pandemic time. Moment of truth mga ka-adventure, dito na tayo sa spot at preparation na ang grupo. Pagkatapos ay bababa na tayo. Skitsi. Let's go! Ano sa hindi ka napunduan po? Okay. Iyan ah. Iyan ah. Ang dalawa, busy pa na. Nilabas na yung kanilang paan ng penguin. Ang super robot pa. Yan ang pangpatay. Yan ang what? Shout out to the channel. What? Pang second shot pa. At dahil bisita tayo, tayo daw ang unang bumaba mga ka-adventure, pero ang totoo ay kinakabahan ako. Take note of this mga ka-adventure para hindi nakapulupot tignan yung ating goma. Ang unang nating i-load na goma is yung nasa harapan. And then sa pangalawang shark fin, and then yung pinaka last or nasa likod at sa likod din na shark fin isasabit para nasa ganun ay nakaayos at hindi nakapulupotig na yung ating goma. All set at isinagawa kagad natin ang ating unang pagsisid sa araw na ito. Visibility check, hindi ganun ka okay pero pwede na. Coral reef check, okay siya compared sa iba. At yung isda na lang po ang hanapin natin. Pero take note of this place na ito po yung nahulihan ni Uzi ng lurop ng bluebone tusk fish na isang napakasarap din na klase po ng isda. Para siyang mulmul kung titignan pero hindi talaga siya classification ng mulmul. At ka-level niya ang lasa ng isdang maming or Napoleon Ras. Pero of course, dahil bawal ang maming or Napoleon Ras ay auto-pass tayo dyan. Hehehehe.
wala masyadong malalaking isda kaming napansin ni Sisi dito sa area, kaya sabi namin ay magbawas na tayo dito sa napakaraming mga grupo ng mga singsingin. At nakadalawa naman tayo mga ka-adventure, at ito yung mga buong kaganapan. Ayan, first fish of the day is secured, at alam naman natin itong mga singsingin ay hindi masyadong lumalaki ng husto, kaya by far ay good size na ito. And down for another dive of the day mga ka-adventure. And again, singsingan ulit ang ating target dito. And after this shot ay bumalik na rin po kami sa bangga, dahil lilipat kami na ibang spot dahil hindi talaga ganun ka-active yung mga isda, at wala ring agos ng mga time na to. Naging greedy ako mga ka-adventure, sa pagkakataong ito inantay kong dumoble itong dalawang singsingan, pero isa lang yung tinamaan. Sayang. At ayun na nga mga ka-adventure, balik na sa bangka. Dito sa spot na to, ang nakahuli lang po ay si Maki, si Jerome at ako. Ang nahuli ni Maki ay isang singsingan, at si Jerome naman ay lobster. Sa akin din ay dalawang singsingan. And along the way papunta sa aming next spot ay eto. Nag-almusal tayo ng nilagang saging na mayroong dayok at sili at sukang maanghang. Nandito na kami sa aming pangalawang spot mga ka-adventure, dito sa lutang na bato. At ito na nga pala si Maki, napaka slow mo kung lumangoy, pero napaka power din na swimmer. At isa ito sa mga magaling na spiro dito sa San Vicente. At kung mapapansin ninyo, talagang perfect timing yung kanyang ginagawa, at hindi siya masyadong nag-exert ng effort, kaya mas nakakatagal siya sa ilalim. Sa unahan ng konti ay may nakita akong malaking nakahiwalay na table corals, kaya binaba ko ito. At same ng lalim nung binabaan ni Maki kanina. At nagulat ako nung pagdating ko sa ilalim ay medyo may kalaliman na pala ng konti. At may nakita sana akong yellow spotted na sweet lips dito, pero hindi pa sapat yung kanyang laki. Palakihin muna natin. Kaya see you the next time around. Thank you.
Umahon ako mga ka-adventure at chinek yung dive watch at yan, inaabot po ng 15.5 meters yung lalim ng ating sinisid. At sa di kalayuan naman ay nagsagawa tayo ng panibagong pagsisid at this time nakita tayo ng ating unang isda sana sa araw na ito. Kaya lang, nung malapit na, tumago naman sa bato. At syempre, confident tayo maghunt dahil meron tayong flashlight kaya binawasan natin agad yung load ng pana at nag-ipon ng hangin at isinagawa ang paghahanap dito sa nagtagong lapo-lapo. Mahirap yung mga butas at hindi ko siya kagad maaninag. Kailangan pala siyang silipin talaga ng husto sa may ilalim na part. At nung nakita ko na ay hindi ko kagad ito pinatagal. Baka mawala pa sa ating paningin at hindi natin makuha. Finally, nakatira tayo at ito ang ating naging pangatlong isda para sa araw na ito. Isang oversized na coral trout or lapu-lapu. Kaya ako pala nabanggit na oversized mga ka-adventure dahil ito ay mahigit 1 kilo na. Dati po kasi ay mayroong 3 classifications po ng lapu-lapu. Below kalahating kilo ay undersized at kalahating kilo hanggang sa 9 grams ay good size. At oversized naman pagka mahigit 1 kilo na. Biglang buhos ng ulan mga ka-adventure pero hindi pa rin kami nagpatinag even though na dumidilim na yung aking paningin gawa nga ng tented yung ating pungmas na gamit at ayan napakagandang pagmasdan ni sisid at habang bumabalik kami sa bangka eto nakita na natin yung ating mga kasama na meron na parang mga huli. Si Nick ay nakahuli ng high fin coral trout at bukaw naman ang huli ni sisid. Pulahal, murang pulahal. Dahil medyo matamlay pa rin yung area mga ka-adventure, hindi pa rin kami nagpatinag at patuloy pa rin kami sa pag-explore, paghahanap ng mga spots dito sa San Vicente dahil itong sila Julio, sila Nick at sila Bird, sila Maki, sila Jerome ay bago lang din pala nag-explore dito sa mga area kaya pare-pareho kami. Pero on this dive ay may nakita tayo ulit na isang good size na coral trout or lapu-lapu. Palayo na sana siya, buti na lang ay napull pa natin ang trigger and ang ganda na pagkakatama kaya ito ang ating naging pang-apat na isda para sa araw na ito. Agaran kong sinecure ang isda at since na malapit lang ako sa bangka ay hinatid ko kagad ito. Na nang sa ganun ay wala tayong masyadong iisipin if ever man na may encounter tayong tax collector kasi dito sa atin sa Palawan talaga ay napaka-common lang ng mga pating na mostly na naagaw ng ating mga huli nang walang ka-effort-effort. Alam mo yun, tayo naghihirap, siya ang nagpakasarap.
Habang inaabot ko kay Sisid ay nagpahinga muna siya at nananghalian mga ka-adventure. Pero ako ay hindi pa rin nagpatinag dahil nabusog tayo sa napakasarap na saging at layok. Sayang itong malaguno or green jackfish, hindi natin na-pull agad yung trigger. Palayo na siya pero hindi natin nalang tinira na if ever makita sila ng ibang kasama ko ay makasakaling lumapit pa. And this time naman ay tumira si Sisid ng isang napakalaking coral trout, mga more than 2 kilo, at may lumabas na kasama kaya agaran ko itong sinisid. Pero hindi ako makapaniwala sa nangyari. Sobrang lapit niya pero hindi ko tinamaan. Siyempre nag-move on kagad tayo mga ka-adventure. Hindi tayo pwede magpadala sa emosyon na porque sumablay tayo eh hindi na tayo magkakaisda. Ten meters away mula sa area kung saan ako tumira ng sablay na lapu-lapu at nagsagawa ako ng pag-ambush dito sa ating sumunod na pagsisid at may natama akong grupo ng mga Suran, Big Eye Emperor at itong mga malalaking red bass or pargo kung tawagin sa Bisaya naman is ahaan. Napaka-curious at lumalapit mga ka-adventure kaya lang hesitant ako kasi nga medyo malayo-layo pa yung distansya at naka-open muscle lang tayo. Sayang kung yung panasan na natin is invert roller. Easy beachy talaga sana to. In short mga ka-adventure, hindi ko to natira. At umahon po ako at tinawag ko si Sisid. Sabi ko dito lapit ka sa akin kasi maraming red bass dito sa unahan. Kaya nagsagawa kagad siya ng pagsisid. At sakto, na-curious ng gusto yung isda kaya lumapit at naisagawa niya ang pagtira. At nung nakita ko siya na medyo struggle siya ng konti, eh nagsisend siya. Second shot, kaya hindi ko na kagad pinatagal. Siyempre kailangan natin i-secure. Bang! The fish is secured. Red bass mga ka-adventure. Yung pala mo yung gamit ko kanina. At ayan, napa-appear na lang si Sisi dahil sa nangyari. At even nandun kami sa isla, ang ganda ng teamwork talaga na nagagawa namin, parang si Native Channel din. Kaya after mga ilang days ay babalik tayo muli sa linapakan at magkikita kami ni Native Channel doon at ni Papa Tonyo. At sila naman yung ating mga kasama sa paghahunt. See you next time Sisid kapag bumalik na ako dito sa San Vicente. Siyempre kasama si Native Channel. And right after kong matanggal yung aking shaft sa isda ni Sisid na red bass ay eto, nag-dive down agad ako kasi may curious na lapu-lapong sumunod at naisagawa natin yung pagtira mga ka-adventure. Kaya ito ang ating naging panglimang isda at pangatlong lapu-lapu or coral trout para sa araw na ito. Ang bilis nung reward na aking natanggap after kung ma-secure yung isda ni Sisid kasi napakalaking bagay talaga na mayroon taga second shot kapag medyo alanganin yung tama ng isda. Gawa nga po ng hindi masyadong lumalapit ang distansya ng isdang red bass dahil nga may kailapan siya ng konti, pero since na powerful yung kanyang spear gun is na-secure at nakuha niya pa rin yung isda. Lahat tayong mga spiro ay may kanya-kanyang pamamaraan, diskarte at pangaakit na ginagawa para lang magkaroon ng tamang pagkakataon at ma-meet yung distansya na hinihingi para maisagawa yung pagtira at ma-secure ang isda. Pero whatever it is na pamamaraan natin, kung saan tayo mas komportable sa pag-hunting is yun yung gawin natin.
nagdadalawang isip akong tirahin ito mga ka-adventure kasi feeling ko hindi pa siya ganun kalakas, pero yun, napull ko naman yung trigger at na-stone shot siya. Kaya ito ang ating naging pang-anim na isda at pang-apat na lapu-lapu, and after po nito ay lumapit na yung bangka and akala namin ay sinusundo na nila kami kaya nag-akyatan kami sa bangka, pero since na nasa bangka na kami ay nagbiyahe na lang kami dahil malayo-layo pa ang aming susunod na pupuntahan, tapos lumalakas na ang amihan. Hindi ka naglapit, wala, di mabawasan. At sa aming paglalayag papunta sa aming susunod na spot na pupuntahan mga ka-adventure ay ayan, ramdam na yung dahan-dahang paglaki ng mga alon, samantalang kaninang umaga is napakapayapa talaga. At nag-hunt sila Nick, sila Maki doon sa area kung saan sila madalas makahuli ng mga Golden Trevally or Bedroom. Last spot namin, hindi na ako nag-dive kasi nag-breakfast, nag-lunch at nag-afternoon snack na ako. Wow! Saan kaya? Kasi kanina yung saging tsaka dayok, yung ating ginawang panglamayon siya na nasa ganun na hindi ganun kabigat. At ayan, sisigan tayo mamaya ng tea. Huli ni Yeah, no? Sigang tayo ng ano? Pargo Breakfast. Si Jurong, mga balita rom. Wala. Isla, enjoy. Enjoy. Importante, di ba? Enjoy, tapos safe, di ba? Dalawa nandun pa. Si Nick at si Maki. Si Maki ang isa sa mga lalaki na sumisi dito. Tsaka yan, mahilip yung amihan kaya kailangan namin magbiyahe na. Pagkas ko. Pinakas ko ba yung kitkira? Yun! Kapuy! Kapuy, sir? Magus! Magus! Enough for today, sir. And tomorrow, sir, is another day. At ayun nga mga ka-adventure, sabi ni Jerome, hindi man tayo nakahuli ng marami pero nag-enjoy naman tayo at ligtas nating ginawa yung mga bagay na gusto nating gawin. Kasi ang pamamana nga ay hindi napakadaling gawin at ito ay ang pagpasok sa mundong hindi naman sa atin at pakikipagsapalaran at kukuha ng makakain. Below 3 kilos pala na size nitong red bass or pargo ang isa sa pinaka best na isigang mga ka-adventure kasi kapag oversized na rin kagaya nung 7 kilos na nahuli ko eh masarap pa rin siya pero medyo makunat na yung balat at yung laman. Kanin sisid. Yan ang ating ihawid. Anong yung isla yan? Singsingan at bukaw. Dalawa. Ang nahuli ni Joy Adventures. Preparation para sa aming menu for tonight at magsisinigang ng red bass at inihaw na bukaw at singsingan. Walang ulo. Huli ko yan. Sa'yo to. Sayang, late kami na-inform ni Julio na dapat pala sa ulo tinamaan yung mga lapu-lapu para 300 per kilo. Ito yung binibili mo nila. Si Jerome at si Nick ay uuwi na muna. Okay mga bro. Si Sisid ay hindi mo na hindi pa uuwi, so dito muna yan siya. Chairman, ari na po chairman. Ako na sa tumulong. Wala.
Ma, kasi Sid, Chirman! Ako mubalat ng tungol karon, Chirman! Wow! Wow! Panamit ako! Ulo, ulo! 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 Sige na yan! Mainggit, talo! Yan, kaya huyo. Ay, wala, anyhow. Bira. Bukaw, tsaka singsingan. Ano ni Sisid yan? Ano pa? Ate. Ito muna kayo magkain kami. Ha? Sinaboy. Tinaboy kayo mga ala. Tara, kaya mo tayo mga adventure. Go! Sausawin ng panglagyan ano. Ito ang pinakamasarap na part sa lahat. Yung after mo magpagod maghapon, inamnamin naman yung huling napakasarap. Mga red bus lang naman. Walang wala. Red bus lang naman. Red bus lang. Oh? Wow! Gigupi! Wow! Ito! Wow! Lamig kayo! Lamig kayo! Malakay sa akin, laman. Laman! Goy, nadurog man. Sabi ko sa kanila, may sila mag-uwi. Bale. Uli, kayo masarap. Shout out, Chairman. Tungol, Chairman. sila mo na mga kinapa ng ulo at ang tungol. Ako, may nakapag yung sa kaboko. Singsingan. Wow! Tuwa na, 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 Hindi na, hindi na magsalita. Tungol! Kulat na yan? German, birahin ko na! Tungol! May likir ba sa tungol? Puno ka yung German! Nalilis ako, nalilis ako ba? Ngayon ikaw na nagayon. Naranasan mo na. Ang problema, hindi ka pa German dito. Magpapangka mo na, para-restore ko. Oh, pinapainggit niya pala yung tungol, di ba? Lagi yan, grabe. Ay! Kaya naman may busog, pero hindi ganun kalalim. Ramdam talaga pag malalim, bumabalik na yung... Gusto na mga adventure. Ayun siya ganun, bago lang siya dagat. Overloaded yung biyaya. Thank you Lord sa napakasap na pagkain. Pahalimbawa, ano? Hindi man lang nabaliktad. Ayan. Walang bawas, pero siyempre mag-minus na kaya mamaya. Na. Tulog na ako mga ka-adventure. Hindi nga kami ginong, pahinga kami. Ayan mga ka-adventure, tapos sa aming kumain, tapos sa magpahinga. At antay na lang ng tawag ng tulog mamaya. Pero tapos na kami mamana ng araw. Ayan, siya naman. Ako ang papalit. Siya naman ang papalit. Grabe oh. Tapos siyempre, improvise yan oh. Sangkap po. Kala nyo yung interior po sa motor lang ginagamit. Mali kayo. Life hack yan. Oh. Tapos itong gamit niya, pang minions. Tapos yung pana niya. Anong huntingin mo ngayong gabi? Ano lang, tauban lang. Tauban. Cuttlefish. Sige. Antabayan na natin mamaya si Keloy kung anong mga mahuli niya mamaya. Pangka namin ha? Okay, sige. Ingat. Yeldes. Oh, grabe naman. May bluefin tribali pa. Mga din. Grabe. Walang tauban pero sulit naman sa isda. Naghirap ang tauban. Doon sa rawi sila Christopher. Nandun na pala. Dami. Kinaumagahan ay niready na namin yung mga isda, mga ka-adventure, dahil ito na rin yung araw ng aming pagbabalik sa bayan at uuwi na rin magbibiyahe na pabalik ng puerto. Ito pala yung napakalaking luba na nahuli ni Sisid na inabot ng 7.4 kilogram. At syempre yung ating almusal is yung legendary na pusit at danggit. At nasa ganun ay full blast tayo dahil hindi natin mamamana. Papakabusog tayo ngayon. Sabawan? Ano ka na ulo na siya? Wow! Yung mga adventure, sa magpagpalang umaga po sa ating lahat. Mamaya ay babalik na kami sa bayan. Pero bago bumalik ay mag-almasal muna siyempre. At dahil walang-wala tayong ulam dito sa isla,
Pusit lang. Wala kang paglagyan. Wala kang paglagyan. Tapos yung huli pa ni Loy na... Nandito ba, Loy? Hindi. Dalakitok? Ah, nandito nga ito. Yung Kribali. Sasawan. Si, tayo na si. Ay, tayo! Yun! Diyan mga adventure. Pagkatapos yan ay biyahe na naman tayo. Hindi muna natin sisisid. Tapos biyahe tayo ng dalawang oras mula sa kanila. Pero galing bayan, mga isang oras no sisid? Isang oras. Sige. Oh! Birada! Kahit hindi ako magbuwan na. Taba nito ang ugot na balo ito. Ha? Taba ito. Ano mga adventure, so babalik na kami dun sa bayan. Pero dito kami sa Lusna. At ayun, maraming salamat sa ating mga tropa, mga bagong kaibigan na nag-welcome sa atin dito sa Niapuray ng San Vicente. At sabi ko nga naman sa inyo, hindi man tayo mayaman sa pera, pero mayaman naman tayo sa kaibigan, di ba? Hindi yan, ha? Oh, baka may gustong batiin. Natuod ka pala sa financier ko, sa asawa ko, kay Aspilay, dyan na kay Adam. Dito na kapatid sa asawa ko sa bayan, katagal ako! Shout out sa lahat ng Taganga! Yun! Sige mga ka-adventure! Si Kasisid nandito, si Kasisid! Balipang kay Joy Adventure! Shout out, si Kasisid nandito! Shout out sa mga lahat ng nanonood ng Joy Adventure, natin dito kami sa San Vicente! Yung mga bubayit namin kasama! Ayo! Sama ka? Wala! Hindi! Bawal! Diyan lang ikaw! Marumi kay! Marumi kay! Wala! Ini ka makasama! Wala oh! Oh! Dumi kay! Naglaro ka doon eh! Naghabo lang yan dito! Gusto niya magsama! Oh, naghabo lang yan sa kasama! Magsama yan? At ayan mga ka-adventure, pagkatapos ng dalawang gabing pamamalay dito sa isla ay panahon na ulit para kami ay magkanya-kanyang landas at bumalik sa aming mga kanya-kanyang pamilya. Pero again, yung moment na meron kami during the night at day na aming pagstay pamamana dito sa area ay napakasulit talaga. Kaya whenever we go na may mga bago tayong namimit na mga kaibigan, eh, dapat tinetreasure natin yan kasi no man is an island. At sabi man ng kanta na kung wala tayong pera ay wala tayong kaibigan, eh, baguhin natin yung stigma na yan. Alisin natin na respeto lang at pakipagsalamuha sa sa kapwa ang isa sa pinaka-importanting gawin sa buhay. Tala mo kaya? Maling pagkikita kay Jerome. Mr. Ron. Okay lang. Medyo malakas kagabi. Malakas kagabi? Oo. Dandaan lang kami. Wala lang karamdam yun. Sobrang saya habang kami nag-sign off at nag-uumpisang bumiyahe palabas po ng San Vicente mga ka-adventure hanggang sa may nangyari. At ayan na nga mga ka-adventure. Ang hindi maiwasang pangyayari ay talaga nangyayari na hindi inaasahan. Pero buti na lang ay malapit-lapit pa tayo. So, ni running flat natin! Magpapalit tayo ng bagong interior kasi malayo pa ng biyahe. Buti si Sisil malapit, dyan na lang sa unan. Pero tayo ay siyempre papapalitan natin yan ng interior bago. Buti na lang kahit busy sila kuya ay sumayad. Thank you, thank you. Break muna mga adventure. Kape muna tayo dito kala sisid bago tayo magdiretso biyahe Puerto. Layo pa ng biyahe. Aray. Talaga. Non-stop tayo sa paggawa ng adventure para mahandugan kayo ng true adventure na ginagawa natin kasi again kami po ay taas puso nagpapasalamat at pinipilit po natin na
isama kayo sa lahat po ng mga posibleng adventure na puntahan natin. Kaya please samahan nyo ko patuloy. Marami pa tayong explore. Let's go! Pasensya na mga adventure, tinanggal ko po yung audio dahil po meron palang tugtog na naririnig. Pero again, tayo ay nagpapasalamat at nag-shoutout dito kay Nanay Moody at Tatay Boy na parents ni Sisid na napakainit ding tumanggap dito sa atin sa kanilang tahanan at nag-stay tayo ng ilang oras bago tayo tuloy nagbiyahe at nakarating ng Puerto Princesa. Okay, mga adventurer, layo. Ay mga adventure, so si Nick, siya yung wala sa pag-sign out natin. Gawa nga ng biyahe kagad sila nung gabi kasama si Maki at si Jerome, tama? Tapos yung ulam natin nasa kanya. Produkto ng San Vicente. Yan, wow! Okay. Nako, thank you so much. And that's it for San Vicente Adventure. And again, babalik kami. Tandaan nyo yan. Babalik kami. Isasama ko si Native Channel. Kaya again, maraming salamat sa lahat ng patuloy na tumatangkilik at sumasama sa ating po mga adventure. To God be the glory. And we'll see you on our next adventure.